Magandang araw sa inyong mga bata at sa inyong mga magulang. Kumusta na kayo? Nag-enjoy ba kayo sa mga kapaki-pakinabang na mga gawain katulad ng pagbabasa, pagbibilang, pagsusulat at pagpipinta? Tumutulong ba kayo sa inyong mga magulang sa mga gawaing bahay? Mahusay kung ganon. Malapit na muling mabukas ang ating mga paaralan. Ito ay sa August 24. Tama mga bata. Sa Agosto 24, ito ay dahil sa COVID-19 virus na kinakaharap natin sa ngayon. At dahil dito, magkakaroon ng mga pagbabago sa mga kinagawian nating paraan ng pag-aaral. Sa school year na ito, maaari na kayong pumili ng paraan ng pag-aaral o ang tinatawag na learning modality. Handa na ba kayong malaman? Narito ang maikling paliwanag. Sa Dasmariñas, mayroon tayong tatlong pangunahing learning modalities na maaaring pagpilian ng mga mag-aaral at mga magulang para sa school year 2020-2021. Ito ay ang mga sumusunod. Una, face-to-face. Ang face-to-face modality ay isang paraan ng pag-aaral kung saan ang bata ay papasok sa paaralan araw-araw upang may sagawang social distancing. 15 mag-aaral lamang ang papayagang manatili sa isang classroom. Ito ay maaaring gawin sa mga paaralang kabilang sa komunidad na idedeklarang ligtas, very low, or no risk containment ng IATF o ng lokal na pamahalaan. Pangalawa, home-based. Ang home-based modality ay nahahati sa dalawang pamamaraan, online at modular. Ang home-based online modality ay isang approach kung saan ang bata ay mag-aaral sa kanilang tahanan gamit ang kanilang gadget. Ito man ay laptop, desktop computer, tablet o smartphone na mayroong internet connectivity. Alam niyo ba, sa Dasmariñas, mayroon tayong online learning space gamit ang tinatawag na Moodle, isang online learning platform. Dito gagawin ang kanilang pag-aaral, pagsasagawa ng mga activities, gayon din ang mga pagsusulit. May isang guro na naka-assign sa bawat learning area, ngunit malaki ang papel na gagampanan ng mga magulang o ng nakatatandang kasama sa bahay upang magabayan ang kanilang mga anak sa mga online activities nito. Ang home-based modular modality naman ay isang approach kung saan ang bata ay mag-aaral sa kanilang tahanan gamit ang printed materials o ang tinatawag na self-paced modules. May guro pa rin naka-assign sa mga mag-aaral na maaari nilang tawagan para sa consultation period sa pamamagitan ng cellphone, Viber at iba pang mga social platforms na accessible sa kanila. Ngunit mas malaki ang papel na gagampanan ng mga magulang o ng nakatatandang kasama sa bahay upang magabayan ang kanilang mga anak sa kanilang pag-aaral. At panghuli, blended learning modality. Ang blended learning modality ay kombinasyon ng dalawa o higit pang modality katulad ng mga sumusunod. Una, pinagsamang home-based online at face-to-face modality. Sa approach na ito, ang bata ay papasok sa paaralan ng isang araw at isasagawa ang learning activities ang natitirang 4 sa kanilang tahanan gamit ang online learning platform. Pangalawa, pinagsamang home-based, modular at face-to-face modality. Sa ganitong paraan, ang bata ay papasok sa paaralan ng isang araw at isasagawa ang learning activities sa natitirang 4 sa kanilang mga tahanan gamit naman ang self-paced modules. Sa pagpili ng learning modality, mahalagang isalang-alang ang mga sumusunod na katanungan. Ako ba'y panatag sa kaligtasan ng aking anak sa napili kong modality? Kaya ko bang matugunan ang pangangailangan ng aking mga anak sa ganitong modality? Kaya ko ba o ng nakatatandang kasama sa bahay na maglaan ng oras upang magabayan sa pag-aaral ang aking mga anak? At naniniwala ba akong sa pamamagitan ng modalityng ito? Masisigurado ko ang pagkatuto ng aking anak. Kaya tayo sa DepEd Dasmariñas, nais nating maging tuloy-tuloy ang pagkatuto sa kabila ng mga pagbabagong ito. Kaya naniniwala tayo na kailangang maibigay sa mga mag-aaral ang edukalidad na edukasyon sa gitna ng maraming hamon. Tandaan, ang success sa modality na iyong pipiliin ay nakasalalay sa magkatuwang na paggabay ng magulang o guardian at ng guro kasabay ng pagsisikap ng mag-aaral na matutunan ng aralin sa anumang kaparaanan.
Kaya upang malaman ang preferred ninyong paraan or mode ng pag-aaral ng inyong anak para sa darating na panuruan, 2020-2021 na mag-uumpisa sa August 24, mangyaring sagutan lamang ang aming inihandang survey sa link. Naniniwala kaming kaagapay namin kayo para sa isang maayos, ligtas at dekalidad ng school year 2020-2021.